Handa ka na ba anak? Tanong ng mama Norma niya. Ngumiti siya rito. Oo naman mama, ikaw handa ka na ba? Balik tanong naman dito. Uuwi na rin kasi ang mga ito upang kausapin sina Chloe at mama nito. Civil na naman ang mga ito sa mga pag-uusap nila. Matatanda na sila at may kanya-kanya ng buhay. Ikakasal na rin kasi sa wakas sina Raymond at Chloe at inaasahan nitong ang kanyang Papa June ang maghahatid sa kanya sa altar kasama ang amang si Eugene. Oo, matatanda na kami ni Edith. Sa totoo lang ay naging sakam lang naman ako dahil sinakal ako ng pag-ibig ko. Matalik kaming magkaibigan, kung alam ko lang na magiging karma ko ay ang pagkitil ng anak ko ng buhay nito ay noong una ay lumayo na ako, naiiyak na namang wika nito. Sash, tapos na po yun, ang importante ay ngayon, saad dito sabay yakap. Ikaw ba, handa ka na bang harapin ang dati mong asawa? Balik tanong nito sa kanya. Napasilip siya sa kinaroroonan ng anak kasama ang ama-amahan. Masayang naglalaro ang mga ito, 2 taon na rin ang anak niya. Babalik po ako para sa pamilya ko mama, ayaw kong magwasak ng pamilya, masaya na po ako sa anak kong si Robbie, turan dito. Ngumiti ang inainahan sa kanya, sana anak ay masumpungan mo ang kaligayahan mo, nandito lang kami para sayo, bumalik ka man sa sarili mong pamilya, alalahanin mong lagi kaming nandito para sa inyong mag-ina. Ngumiti rin siya sa kamuling yamakap rito, thank you mama. Oh siya, bago tayo mag-iyakan, kailangan na nating pumunta sa grocery at makapaghanda na tayo, nasabihan ko na ang mga kakilala natin para sa huling salo-salo natin sa kanila, wika ng inainahan, 2 araw na lang kasi ay lilipad na silang lahat pabalik ng Pilipinas, matagal-tagal din ang mga itong nanirahan sa London. Mahal, aalis na muna kami ni Olive. Babalik kami agad ha, ikaw na munang bahala kay Robbie, kung gutom ay may timpla na dito. Saglit lang kami, paalam nito sa asawang tuwang-tuwa kay Robbie. Okay mahal, nakangiting tugo naman ito. Talagang nakarecover na ito sa pagka-stroke nito at maayos nang naigagalaw ang lahat ng parte ng katawan. Napangiti siya, siguro nga ay mag-isa na siyang tatanda kapiling ng anak ni Robbie, dalangin lang niya ay huwag nitong danasin ang paghihirap na naranasan niya sa ngalan ng pag-ibig. Naging abala silang mag-ina sa paghahanda ng kanilang handa, hapon na nang matapos sila at unti-unti na ring nagdatingan ang mga kakilala ng mga ito. Hello po tita, ang masayang bati ng isang babae. Napakunot noo siya, tila kasi nakita na niya ito noon. Tita, kasama ko pala ang kapatid at pamangkin ko, 6 ng bagong dating na babae. Hala, pasok kayo, tarantang wika ng inainahan sa mga bisita. Pagtaas ng mukha ng lalaking nakasunod sa babae ay mas lalo siyang napakunot noo. Kilala niya ito kahit napakatagal na panahon na ang nagdaan, nagbago man konti ang itsura nito at pumusyaw ang kutis pero ito pa rin ang lalaki. Maging ito ay natigilan nang makita siya, batid na niyang kilala rin siya nito, maya-maya ang nabiglang lalaki ay ngumiti sa kanya. Ate Olive, bulong nito sa kanya, hindi alam kung tinawag ba siya o tinatanong siya kung siya ba talaga yon. Kunot noo siya at pilit na inaalala kung sino ito. Busy ang mama at papa niya sa pag-iistima ng mga panauhin nila, buti na lang at tulog pa ang anak. Si Tommy ito, remember me, excited na wika, doon ay nanlaki ang mga mata niya, oh my god, oo, ikaw nga. Kumusta, naiiyak niyang wika lalo pa at kasabay ng pagpapaalala nito ng pangalan, ay ang pagsagi ng nakaraan kasama ang dati nitong kasintahang si Sheena. Ate, okay ka lang ba? Nababahalang tanong nito nang makitang nangingilid ang luha niya. I am sorry, medyo basag niyang tinig, sorry for what? Gulong tugon naman ng lalaki. I am sorry, hindi ko nailigtas si Sheena, wika rito. Hinawakan siya nito ng kamay, alam ko na po ang lahat, mapait ng ngiti ni Tommy. Doon ay napatingin siya sa mukha ng lalaki, 3 years ago, bumalik ako ng Pilipinas para balikan siya dahil sabi ko, sapat na siguro ang ipon ko upang kaya ko na siyang ipaglaban sa pamilya niya. Pero huli na pala dahil ng araw na umalis ako, ay iyon na rin pala ang araw na iniwan niya ako, mapait na wika nito, ngunit sinadya na siguro ng Panginoon na bumalik ako at malaman ng lahat dahil kahit papaano ay nailigtas ko ang anak ko sa kamay ni Mildred, bawing wika kasabay ng pilit ng ngiti. Anak, ulit niya, oo ate Olive anak namin ni Mildred.
muli siyang napakunot-nuo. Magtatanong sana siya kung papaano sila nagkaroon ng anak ni Mildred nang agawin sila ng isang tinig. Daddy, tawag ng isang dalagita, mas lalong lumalim ang pagkakakunot-nuo niya. Si Janica iyon ang anak ni na Mildred at Joe Bunny. What is it, baby? Malambing na tanong sa anak, gusto mo ba ng pagkain? I will bring some for you. Okay, sure. Salamat, babe. Masayang tugon sa anak. You welcome, daddy. Ani naman ang dalagita. 11 anyos na kasi ito. Nanlalaki pa rin ang mata at kunot-nuo. Hindi niya mapagdugtong-dugtong ang lahat. Kung anak ito ni Tommy, paano si Joe Bunny? Anak mo si Janica, bulalas sa kawalan. Yes, ate. Hindi man nila binigay sa akin si Sheena, at least nakuha ko naman ang anak ko. Papaano, gulong wika nito. Mahabang istorya, ate, pero masasabi ko lang. Nangyari ang lahat ng minsang naki birthday ako sa barkada ko sa kabilang baryo. Lasing nang madaanan ako ni Mildred, ayaw kong sumabay sa sasakyan nito pero mapilit. Ayaw kong isipin itong nag-iinarte ako kaya pinagbigyan ko, pero hindi ko na malayang nakatulog ako sa sasakyan nito. Pagising ko ay nasa motel na kami sa bayan, lasing ako noon, may naaalala pero hindi ko alam kung papaano nangyari, basta na lamang nangyari. Ayon, may nangyari sa amin, akala ko yun lang ang plano ni Mildred pero kinuha na niya kami ng mga larawan at ginamit niya yun para i-blackmail ako at layuan si Sheena. Mahal na mahal ko si Sheena at ayaw kong kamuhiin niya ako kapag na lamang may nangyari sa amin ni Mildred, kaya mas piili kong lumayo. Mahabang kwento nito. Tumango-tango siya. Doon niya napatunayang hindi siya niloko ni Joe Bunny sa panahong naging sila. Nang pumunta ako sa bahay ng mga Ortega upang kausapin si Mildred, nakita ko ang anak nilang si Janica. Naghinala ako dahil kamukha ng ate ko ito at hindi nga ako nagkamali, dagdag pa nito. Saka siya napalingon sa kinaroroonan ng kasama nitong babae kanina. Tama nga ito, kamukha si Janica ng ate ni Tommy. Buti at pumayag si Mildred na makuha mo ang bata, maang natanong rito nang yumuko ito at medyo natagalan bago nakasagot. Wala ka talagang alam, ate. Tanong nito sabay tingin sa kanya. Medyo na-intriga na rin siya sa tinutumbok nito. Kilala niya si Mildred at tiyak na hindi iyon papayag na ganoon-ganoon na lamang. Wala na si Mildred, dinig niyang tura ni Tommy. Ha, biglang sabad niya. What you mean, wala na si Mildred? Kahit papaano ay apektado siya sa balitang yun, nabigla sa nalaman, hindi alam kung matutuwa o malulungkot. Hindi mo nga talaga alam, ate, patay na si Mildred, mga 3 taon na rin ang nakakaraan, wika muli ni Tommy na tila sinasariwa ang lahat ng mga nangyari. Papaano, bakit, naguguluhang tanong, magulo ate, maging ako ay nabigla, pinuntahan ko siya noon sa bahay nila, nagwala ito, natakot na malaman ni Kuya Joe Bunny ang sekreto nito, she tried to shoot me, nang magkamalay ako, they told me na patay na raw si Mildred, nagpakamatay sa mismong lugar kung saan kayo na aksidente noon, malungkot na kwento ni Tommy. Samat sari ang damdaming lumulukob sa kanya, hindi niya alam kung magsasaya ba siya sa pagkamatay nito o maawa sa sinapit nito. So, alam na ni Aniya na hindi mabanggit ang pangalan ng dating asawa. Oo, ate, at kung tatanungin mo kung kumusta na si Kuya ay maayos naman po siya, siya na po ang alkalde sa bayan ng Santa Catalina, pagbabalita ni Tommy. Ngumiti siya ng tipid, ganoon ba? Sumunod din pala siya sa apak ng kanyang ama, Aniya sa kawalan. Balita ko ay babalik na kayo sa Pilipinas sa susunod na araw, sana ate sa pagbabalik mo ay masumpungan mo ang tunay na kaligayahan mo, ngiting wika nito. Salamat, ikaw din, do your best to be a father to Janica, Aniya sabay tapik sa balikat nito. Dali na, kain ka muna. Pasensya na at napahaba ang kwentuhan natin, grabe, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala, Aniya sa lahat ng mga balitang sinabi nito, wala na si Mildred at matindi pa na hindi pala anak ni Joe Bunny si Janica. Naging madamdamin ang pagbabalik ni Olive sa kanyang pamilya, ang ina, kanyang ama at tita Rosario niya, sa munting bahay nila bumuhos ang mga luha, luha ng pangungulila at pagdaramdam, nalaman kasi ng ama ang ginawang pagpapanggap niya bilang si Divina. Hindi nito matanggap na sa loob ng 8 taon, ay natiis niya ang mga itong huwag kumustahin kahit noong naglagi siya sa Pilipinas bilang si Divina, pero matapos ng 1 linggong paliwanagan ay nagawa rin siyang patawarin ng ama,
at sinabing ang importante ay buhay siya at may apo na sila. Niyaya sila ng kanyang ina-inahan na doon na sa bahay ng mga ito tumira, pero tinanggihan niya muna ito at nais niyang bumawi sa magulang at tiyahin na miss niya ang simpleng buhay, ang simpleng siya. Ngunit sinabi namang dad alaw-dalaw na lamang sa mga ito upang makita naman ang kanyang anak na tinuring na ring apo. Karga niya ang anak habang nasa bakuran sila ng kanilang bahay. Doon kasi nakatanim ang mga gulay kung saan naman ay binabagsak ng ina at tiyahin sa palengke. Napapangiti siya dahil bumabalik sa pagkabata ang kanyang pakiramdam. Iba pa rin pala ang simpleng buhay kasama ang pamilya. Naku anak, mukhang matakos sa tulog ang anak mo. Aba, inaantok na naman, ani ng ina niya. Naku inang, gustong gusto kasi sariwa ang hangin, kaya kapag ninalalabas ko mas madaling makatulog. Nakakanggalay nga lamang dahil may kalakihan siya, aniya sabay tawa sa kahinawakan ng pisngi ng anak. Pwera usog anak, bunong dito. Sa di kalayuan sa may highway nakaparada ang isang sasakyan, si Joe Bonnie. Nalaman kasi niya buhat kay Lassie na bumalik na si Olive kasama ang kanilang anak. Ayaw niyang magpakita kay Olive dahil natatakot siyang itaboy siya nito, kaya nakontentong na lamang siya sa pagtanaw sa di kalayuan. Nakatayo siya sa labas ng sasakyan niya nang maya-maya ay dumaan sa tabi ang isang sasakyan. Nang tumapat yun sa kanya ay bumaba ang bintana nito. Ang mag-asawang Sulamente yun, "Oh Mayor, ano pong ginagawa niyo rito? Di nadalaw niyo ba ang mag-ina mo? Sumabay na po kayo sa amin," wika ng magandang lalaki. "Ha? Eh, nababahalang," wika ni Joe Bonnie. Hindi niya kasi alam kung papaano haharapin si Olive. Maya-maya ay bumusina ang mga ito dahilan upang mapalingon sa kanila ang mga ito. Nagtungo si Olive sa direksyon ng sasakyang ng kanyang ama-amahan at ina-inahan, kalong pa ang anak na kakukuha lang ng tulog. Ngunit pagdating doon ay may pamilyar na mukha siyang namukan. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang napangiti nang makita ito. Natuwa dahil muling nakita ito. "Mama, Papa," aniya sa mga ito, agad na bumaba ang mga ito sa sasakyan at agad na lumapit. "Buti naman at nadalaw kayo, pasok kayo." Masayang bati ng ina sa kanyang mga naging magulang sa halos isang dekada. Napatigil din ang ina nang makita ang lalaking kasama ng mga ito. "Oh, may bisita ka pala anak," ani ng ina. Agad namang lumapit ang ama-amahan ay kinuha sa kanya ang kanyang tulog ng anak. "Aba, mabigat na itong si Robbie ah. Kausapin mo muna siya anak," ani ng ina-inahan, saka nagpatiuna na sa paglakad ang tatlo. Naiwan siyang natitigilan, ahem, aniya upang basagin ang katahimikan sa kanila ni Joe Bonnie. Ngumiti siya saka lumapit rito. "Hi, kumusta ka na?" ang ngiting tanong rito. Napangiti siya sa naging reaksyon nito. Mukha kasing bumalik sila nito sa dating sila. Yung Joe Bonnie na tahimik lang katulad niya. Yung dati, bago nangyari ang aksidenteng kinasangkutan nila. Ahem, tikhim din ni Joe Bonnie upang maalis ang bikeg sa kanyang lalamunan. "Okay naman, ikaw, kayo ng anak," natitigil ang wika, "anak natin," sa wakas ay nasabi rin. "Okay naman kahit papaano, bumalik na sa dating ako," ngiting wika. Tumingin sa kanya si Joe Bonnie, dahilan upang magtapat ang kanilang mga paningin. Nakitang napalunok ito, ngumiti siya, ngumiti rin ito, tila sila bagong magkakilala na nagkakailangan. Dahilan para tuluyang mapatawa si Olive, "You know what? Halika na muna, awkward diba? Pasok ka muna para makita mo rin ang anak natin," aniya para basagin ang tila yelong humaharang sa kanila ni Joe Bonnie. "Nakama ang ito sa kanyang sinabi, ayaw mo ba?" tanong niya nang hindi pa gumagalaw ang lalaki. "Gusto," agad na sabad nang natitigil ang si Joe Bonnie. Naglalakad na sila patungo sa maliit nilang tahanan nang magsalita si Joe Bonnie. "Alam mo na ba ang nangyari kay Mildred?" tanong rito. Lumingon siya rito at tumango, "Oo, nagkita kami ni Tommy sa London bago kami umuwi at sa kanya ko nalaman ang lahat." Tugon saka muli silang napatigil. "Olive, Joe Bonnie," sabayang wika nila. "Ikaw na muna," ani ni Olive na natatawa. "Hindi, gusto mo," sabi ni Joe Bonnie, saka muling napatigil. "Pwede, baka," sabayan ulit nilang wika. Doon ay tuluyan silang nagtawanan. "Okay, ladies first," giit na ni Joe Bonnie na kinangiti na lamang ni Olive. Kapwa sila nagngitian dahil sa kakaibang nararamdaman. Lahat ay tila bumalik sa kanila mula noong una silang magkakilala. "Baka ito na ang tamang panahon,"
wika ni Giovanni, tumingin si Olive sa dating asawa. Naalala mo pa talaga yon? Tanong Rito, iyon kasi ang linya niya noong iwan ito noon 3 taon ang nakakaraan. Everything about you, Olive, maaaring nakalimot ang isip ko noon pero ang puso ko hinding-hindi, turan sa kahinawakan ang palad niya. Matatanggap mo pa ba ako? Hindi na ako ang dating si Giovanni pero kahit anuman ang pagbabago sa akin, mananatili ka sa puso ko. Please, Olive, hayaan mong sa pagkakataong ito naman ay maging tama na ang makasama ka kasama ng ating anak. Nailiyak na tura ni Giovanni habang hawak ang dalawang palad niya. Naluluha si Olive, matanda na silang pareho ni Giovanni para sayangin pa ang mga panahong natitira para maging masaya sa piling ng isa't isa. Karapatan din naman ng anak niya nang magkaroon ng ama kaya bakit pa siya mag-iinarte? Ngumiti siya kay Giovanni, "Yes Giovanni, ito na ang tamang panahon para muling mabuo ang pamilyang pinangarap natin," aniya habang naluluha. Itinaas nito ang kanyang palad at hinalikan yun, niyaya niya itong pumasok sa munti nilang bahay, doon ay nabungaran ang kanyang magulang at ang kanyang mga itinuring na ring magulang na abala sa paglalaro sa inaakalang tulog na anak. "Mama, Mama, anito na pa ikang naglakad patungo sa kanya." "Oh, pasensya ba anak at nagising ng elapag ko, noong makita kami, aba, gumising na at ayaw nang matulog," natatawang tura ng inainahan. "Papa, Papa, anito naman papalapit kay Giovanni nang makita ito." Kakaiba ang sigla ng anak nang lumapit ito kay Giovanni, nabigla si Giovanni sa kaagad na napalingon sa kanya, ngumiti siya rito. "Lagi niya kasing nilalaro ang mga larawan mo mula noong baby siya. We keep saying na siya ang papa niya. Looking at your picture, he starts saying papa," paliwanag niya rito. Nakita niyang pamatak ang luha sa mata ni Giovanni habang kinarga nito ang kanilang anak. "Papa, Papa," paulit-ulit namang wika ng kanilang anak. Ang mga magulang ay mat-aman lang nakatingin sa kanila. Tila nagtatanong ang mga tingin kung ano nga ba ang plano nila. Agad na nagpahid ng luha si Giovanni matapos kargahin ang anak at yakapin. Hindi niya inaasahang ganoon ang mararamdaman niya. Ibang-iba, habang nakatitig si Olive sa mag-ama niya ay hindi niya maiwasang mapaluha na rin. Naalala niya kasi ang una nila sanang magiging anak ni Giovanni. Sana, dalagita na ito. Sayang lang dahil nawala ito dahil sa kasakiman ng iba. Siguro nga may dahilan ang lahat ng mga nangyari noon, ngayon ay mas matatag na sila para sa muling bubuuhing pamilya. Nang titigan ni Giovanni ang anak ay hindi mapigilan muling mapaiyak, maya-maya ay umiyak na rin ang anak, "Sash! Sash!" Mabilis na pinatahan ito. Lahat naman ng naroroon ay napatawa na lamang, muli kasing tumingin ang anak sa mukha niya saka muling umiyak. "Okay anak, hindi na iiyak si daddy," turan niya agad sa anak. Maging si Olive ay hindi maiwasang mapatawa sa kanyang mag-ama. "Ano bang plano niyo?" Maya-maya ay antag ng kanyang ama-amahan, samantalang ang ama niya ay likas na tahimik talaga, ngunit mukhang naghihintay din ang isasagot ni Giovanni dito. Kung mamarapatin po ninyo ay nais kong muling ikasal kay Olive, sana po sa muling pagkakataon ay ibigay niyo po sa amin ang inyong basbas. Huwag po kayong mag-alala dahil sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin kung magiging buo at masaya ang pamilya namin. Magalang na tugon sa pamilya ni Olive, "Oh, anong masasabi mo doon kumpare? Ay kami naman ang asawa ko ay walang tutol, noon pa man ay binigay namin ang basbas namin, sana lang sa pagkakataong ito ay maayos na ang lahat," tipid na tugon nito. "Tutal ay maayos na ang lahat, aba, papalampasin pa ba natin ito Mayor?" ani ng kanyang mama Norma. "Naku tita, Giovanni na lang po, tutal magiging son-in-law nyo naman po ako," ani ni Giovanni. Maayos na ang usapan nilang lahat nang bulabugin sila ng malasirenang boses. "Lasi," aniya sa isip nang marinig ang timbre ng boses nito. "Magsilabasan na ang mga magaganda, naririto na ang inyong Reyna," rampa nitong papasok sa kanilang bahay. Malakas na tili nito nang makapasok. Lahat sila ay napatigil sa malakas na tili nito, "Senyorito, naririto ka pala Marteng," wika nito, kasi ang senyora, tura nitong natitigilan. "Bakit Lasi, anong nangyayari kay mama?" agad na alalang tanong ni Giovanni. "Naririyan kasi sa labas, nagpasama rito para kausapin sana itong best friend ko, kaya mukhang nauna ka na,
kaya makikijoy na lang siya. Anito sabay marcha palabas, Yahoo, Seniora, pasok na po kayo, malakas na tawag nito sa amo. Agad namang bumungad ang mama ni Joe Bunny, may tungkod na ito gawa ng huling atake nito. Agad itong napaluha nang makita si Joe Bunny habang karga ang kawangis nitong bata. Ang apo ko na ba yan, ang naluluhang wika ng Donya? Opo mama, wika ni Joe Bunny, masaya itong lumapit at hinawakan nito, tumingin ito kay Olive kasabay ng isang ngiti. Patawarin mo ako hiha, iyak nitong wika, ngumiti ng tipid si Olive, sa totoo lang noong nalaman niyang buntis siya noon, tinanggal na niya lahat ng galit sa puso niya. Wala na siyang ibang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang magiging anak, kaya nga imbes na ipaglaban si Joe Bunny ay hinayaan na niya ito kay Mildred, hinayaan na niyang ang kapalaran ang gumawa ng paraan kung sila talaga ni Joe Bunny at kapalaran na rin ang nagtakdang pagtagpuin sila ngayon. Luluhod pa sana ito sa harap niya ngunit maagap niya yung tinutulan, Mama, matagal ko na po kayong pinatawad, turan niya. Tumingin ito at umiyak, umiling-iling, walang kapatawaran ang ginawa ko. Pati sarili kong apo namatay dahil sa aking pagiging makasarili, ilang taon kong pinagsisihan ang nagawa kong pagtulong kay Mildred, luha ang wika nito. Mama, ang nakaraan ay nakaraan na, alam kong masaya na sa langit ang anak namin, lahat tayo ay may pagkakamali sa mga nangyari sa nakaraan, alam ko ang pinagdaanan ni Mildred, biktima rin siya ng kanyang pag-ibig, napatawad ko na rin siya, kaya nga ako nagpas siyang ipaubaya na siya ng tuluyan kay Joe Bunny. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya. Nalaman ko na lang 2 araw bago kami bumalik ng Pilipinas, luha ang sagot sa biyenan. Salamat anak, salamat sa pagpapatawad mo, anito sa katumayo at niyakap siya. Niyakap niya na rin ito bilang pagyakap sa magiging parte nito sa kanyang buhay. Bueno, naririto na tayong lahat. Baka pwede nang pag-usapan ng kasal, mabuti na yung maaga para naman ay masundan pa itong apo natin, aba, sa dami natin, kailangan nating ng maraming apo rin, natatawang saad ng kanyang ama-amahan. Papa, malapit na rin pong manganak si Chloe, turan dito. Aba, kina Edith at Eugene solve na, bigyan nyo kami ng tig-iisang aalagaan. Mahal, pini-pressure mo naman agad, di ba pwedeng kasal na muna, so ata naman ang inainahan. Lahat sila ay nagtawanan, maging ang kanilang anak na tila nakikisaya rin sa kanila. Sabado, ang araw na pinakahihintay ni na Joe Bunny at Olive, sa pangalawang pagkakataon ay muli silang pagbubuklo rin at sa pagkakataong ito, ay may basbas na ng buong pamilya nila, at maging ang buong bayang nasasakupan ni Joe Bunny bilang isang alkalde. Napalamutian ng puting tela, mga bulaklak na sumabog sa buong kapaligiran, ang hasyenda ng mga Luistro ay muling nagningning at ang lahat ay abala para sa kasal ng nag-iisang tagapagmana ng mga Luistro. Hindi maiwasang maiyak si Olive habang inaayusan siya ng kaibigang sila si, maging kasi ang kaibigan ay naluluha, ay ano ba ito bestie, pang drama novela ba, Diyos ko, masisira ang makeup mo, anito habang nagpupunas ng luha. Ikaw kasi eh, natatawang wika, maya maya ay may kunatok, paglingon nila sa pintuhan ay naruroon ang nakangiting si Chloe. Oh bakit naiiyak kayo, tanong nito, tama na yan. Masisira ang make-up, anito na kahit ito ay nagpipigil ng luha, tinuring na rin siya nitong kapatid gaya ng pagturing sa kanya ng inainahan at ama-amahan. Agad nitong sinipat ang relos nito, kahit buntis ay maliksi pa rin, dali na at malapit ng magsimula, anito dahil tutulungan siyang isuot ang gown niya. Ang gown niya ay gawa ng kilalang fashion designer ng Pilipinas na nakilala noong siya pa si Divina Sulamente. Nang isuot yun at nagsisimula siyang umiyak, buti na lamang at waterproof ang maskara na ginamit niya. Wow, nakakainggit, parang gusto ko uling ikasal, ang tura ni Chloe. Napangiti siya, napakaganda rin ito noong ikinasal. Hindi mapakali si Joe Bunny habang naghihintay sa loob ng simbahan, relax man, halatang-halatang tensyonado ka, relax, paalala ng kaibigang si Angelo. Naruroon na ang pari. Mga 5 minuto na ring late si Olive, kinakabahan siya dahil baka hindi ito samipot. Ang ilan ay tila nag-uusisa na rin, dala mo ba ang cellphone mo? Bakit, bulong nito sa tabi, tatawagan ko lang sila si, kinakabahan ako. Maya-maya ay kumapit pa ang mama niya, anak, wala pa ba si Olive, tanong nito. Umiling siya,
Tumingin siya sa direksyon ng kapamilya ni Olive, normal naman ang lahat. Everything will be alright, tita. Bro, relax lang, hinding-hindi ka bibigwi ni Olive. Mahal ka noon, magtiwala ka lang, pampalakas loob ni Angelo sa kanya. Matapos ng 10 minuto ay wala pang Olive, tila naiiyak na siya nang makarinig ng tunog ng humimpil na sasakyan. Naramdaman niya ang pagpisil ng palad sa balikat, lahat ay napatingin sa may bungad ng simbahan at doon ay tumambad ang kanilang pinakahihintay. Mas lalo pang napaiyak sa tuwa si Olive nang makitang ang lahat ay naroroon, ang kaibigang si Freya at ang boyfriend nito, sina Mavic at Aling Charing, mga naging kaibigan noong siya pa si Divina Sulamente, ilang kilalang artista, mga kaibigan nila noon ni Divina, si Tommy at ang anak nitong si Janica, ang buong pamilya nila ni Joe Bonnie at ang best man nito, ang best friend nitong si Angelo. Sa unang paghakbang ng mga paa ay hindi rin niya maiwang maluha ulit. Luha ng labis na pag-ibig sa lalaking matagal na minahal, nagbago man ang hitsura at ugali. Kahit anong pilit iwala sa isipan ngunit ang pusong tumitibok kailanman ay hindi magmamaliw o mawawala. Bakas sa mukha ng anak ang kamusmusan, hindi alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Ngunit batid niyang sa inusenteng mata nito mababanaag ang kasiyahan, kasiyahang dulot ng kaganapan magbubuklod sa kanila bilang isang ganap na pamilya. I, Giovanni Luistro, promise to love and cherish you. I will not promise the sky and the mountain but I promise ang patuloy na pag-ibig na parang ilog. Hindi ko ipapangako na ibibigay ko sa iyo ang mundo ngunit ang mundo ko ay sa iyo. Ikaw ang lahat ng aking sinta, at masaya ako na sa kabila ng paghihirap na ating pinagdaanan sa mga taon, ay binibigyan tayo ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na pinagdasal ko na sana ay magtagal, mahal kita Olive. Ngumiti si Olive at pinipigilang mapaiyak dahil baka hindi rin niya masabi ang kanyang inihandang sasabihin kay Giovanni. Giovanni, I do promise to be your lawful wife, I will do my best to be a best mom and a best wife to you, I faithfully giving my heart to you cause I never in love to anybody than you, there's no words can express the feeling right now, looking at you. Aniya na nagsisimula ng mabasag ang boses gawa ng napipintong pagtitimpi, huwag lang siyang maiyak. Looking at you next to me is heaven made on earth for me. Napakadakila ng Diyos, binibigyan ko siya ng buong awtoridad na pamunuan ang aking buhay at pinangunahan niya ito sa iyo sa kabila ng maraming balakid, narito kami ay nagbibigay ng aming mga panata bilang aming pangako na mamahalin at pahahalagahan ang isa't isa sa natitirang bahagi ng aming buhay. I love you and I love you more, aniya sabay yakap sa asawa. Lahat ng naroroon na alam ng pinagdaanan nila ay hindi rin maiwasang maiyak dala ng madamdaming panunumpa ng dalawa. By the power that this church given me, I may pronounce you husband and wife, now, you may now kiss the bride. Malakas na wika ng pari senyales upang silyuhan ang kanilang pag-iisang dibdib, agad siyang hinalikan ni Giovanni kasabay ng sigawan ng lahat ng naroroon ng kiss. Naging napakasaya ang araw na iyon para sa kanilang dalawa. Puno ng pagmamahalan mula sa mga taong naging saksi sa kanilang pagmamahalan. May ilang hindi pa rin makapaniwala na buhay siya, ngunit anuman ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay ibabaon na nila para sa hinaharap. Bago sila umalis patungo sa kanilang honeymoon, ay isang prayer vigil ang isinagawa nila sa lugar, kung saan nawala ang buhay ng magkapatid na Sheena at Mildred. Kasama ang mga magulang ng mga ito at sina Tommy at Janica. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang The Sister's Sanctuary, bilang patuto na ang pag-ibig na hindi kontrolado ng isipan ang magdadala sa iyo sa iyong kasakiman, at ang kasakiman na iyon ang magdadala sa iyo sa iyong wakas. Mahal na mahal kita, bulong ni Giovanni, mahal na mahal na mahal din kita, ngiting tugon ni Olive sa asawa habang nakadungaw sila sa terasa ng kanilang hotel sa New York, yakap siya nito buhat sa kanyang likuran habang suot pa ang kanilang roba. Napakasarap sa pakiramdam ng malaya na silang nagmamahalan ni Giovanni, walang tutol at walang sagabal, humarap siya sa asawa at kinalawit ang braso sa leeg nito. Mapangakit ang mga matang nakatitig sa gwapong mukha nito. Ngumiti ito saka siya hinagkan ngunit umiwas siya kasabay ng mga ngiti niya. Muli siyang hinagkan ito at sa pagkakataong iyon ay nagtama ang mga labhing uhaw. Muli ay dinala sila sa mainit na tagpo. Binuhat ni Giovanni ang asawa at muling inihiga sa kama,
pagsayad ng mga katawan sa malambot na kama ay muling naganap ang isang sandaling nagdala sa kanila sa langit. Nang matapos ay napayakap sa kanya si Giovanni. Kailangan pagbalik natin, makabuo tayo. I promise to mom na bibigyan natin siya ng prinsesang aalagaan, natatawang wika ni Giovanni. Oh, then make sure twins, kasi nagpromise din ako kina papa at mama, natatawang tugon saka tumingin kay Giovanni, muli itong pumaibabaw sa kanya. Aha, kailangang double time tayo, pang-aasar na wika nito, natatawang itinulak ito, saka sila nagtawa ng dalawa, at muli ay walang kapagurang nilasap ang langit sa piling ng isa't isa.